Diyos ko siya, hindi ko naiintindihan yung chai. Yung chai! Hey! May mga comments at feeling doon rin nakikinig doon sila ng private conversation. Doon! Bumisig ka na doon! B2S, sawadee ka. Dong. Anong hot ba yun sa'yo? Yung hazelnut. Iced apple. Bili ka nun siya. Ang bait mo. Yung minumura ka nila sa harapan mo. Nagsaswear, nagkukurse, din na-trash talk ka nila sa harapan mo nang di mo alam. In my case, alam ko siya. Ako kasi nakakaintindi ng chai, nakakasalita. So yun yung mga times na parang I just wish na hindi ko naintindihan yung chai. Ngayon, it's a struggle between magpo-focus ka ba sa lesson? Pupunahin mo ba siya na na-i-address yun? Kaso, it's gonna take away time na magturo ka ng topic. Pero at the same time, kunyari, palalagpasin mo siya. E di maiisip nila na okay lang gawin yun kasi ay, hindi niya naman pinansin. Usually, yung salitang bakla, yan lang yung naririnig sa mga bata. Ano ginawa mo? Depende sa mood mo. Siyempre, minsan may energy ka. Minsan naman wala kang pakialam, gusto mo magturo. Kasi kapag pinansin mo siya, ma-feel mo siya, maapektuhan ka. Ikaw ang talo din ba ng dulo? Kung gusto mo man silang pagalitan and all, hindi mo din magawa kasi English, hindi nila maintindihan. Kanya, kung sa Tagalog yun, masaseremonan mo sila ng isang buong araw. Tuloy-tuloy, ganyan, mga 1,000 words per minute. E kung English, the message will not get across. Parang yung sermon mo, sayang lang din. So minsan tatahimik ka na lang. Minsan titignan mo lang sila, tapos mag-move on ka na agad. One time, may sinabi yung sudyante nung pinaparecite ko siya. Hindi siya sa akin kasi bato tinawag ko siya. May random naman yung katawag ko sa kanila. Tapos, biglang tumahimik yung room. So, ibig sabihin, may masama siyang sinabi. Pero diba minsan you just feel it? Minsan ka hindi mo maintindihan yung word. Pero alam mo, may sinabi siyang parang hindi maganda. Ang first assumption ko always is minura ka. Is it yung minura ka, may sinabi siya about you. Kasi mapifeel mo naman yung room eh, pag biglang may sinabi siyang masama. Pero hindi mo siya in-address that moment. In-address ko sa that moment. Ano sinabi mo? Pakiulit niya. Kaya hindi sinabi? Hindi namin inulit ng sudyante. Sinumbong siya ng anong mga kaklase sa co-teacher ko. Learning Thai, yung local language, parang siyang double-edged sword. Nagagamit ko siya minsan para kasi pakikinggan ka nila pag alam nila nag-Thai ka. But at the same time, lahat ng mga masasamang words na said about you, makakatch mo. Minsan, it's said in passing. Indirect yung pagkakasabi, pero alam mong ikaw yun. Minsan, pinaglalaroan ka nila na parang pagkakasabi nila is normal lang. Pero actually, mayroong mga little words doon na sinisingit sila na parang pangungutsa or panlalait sa'yo. Minsan, mga simple pambabastos lang. Yung sa atin ba na parang, ano naman, ngayon, daldal mo. Parang mga ganon. Pero bastos yun ah. Minsan na naririnig ko nag-uusap isang foreign teacher tsaka yung mga bata, nadadaanan ko lang. Tapos yung pagkakasabi tsaka yung mga words na sinabi din, sama yun ah, pero hindi niya kasi naintindihan. So hindi ko alam kung magsistep in ba ako or what. Pero nakikita ko na ayun, bastos naman itong bata na ito ganyan. I think yung pinakamalalang sabi sa akin na nahuli ko, benyo ko ng pokpok, ng prostitute.
Yung chai, ano yung curry. Ano na? Curry. As in, nahuli ko siya. Tapos talagang tinigil ko yung buong klase. Paano pagkasabi? Kasi nagpe-play sila ng speaker ng malakas. Tapos nakatago sa loob ng cabinet. Ay, nagtuturo ako. Pinatigil ko. Sabi, o, saan yung speaker? Itago nyo yan. Hindi yan pwede. O, ayusin mo yung ano table nyo. Ayusin mo. Magulo ganyan ganyan. Timing lang sila. Nakatingin lang siya sa ilalim habang nag-aayos ang lamesa. Tapos bigla na lang siya nag-blurt out ng pokpok. Gumanon. Sabi ko, sino? Sinong pokpok? Gumanon ako. Nag-sign na ako. Sino? Sino? Tumahimik na siya. And then, automatic na yun. Hindi na siya nag-reason out. Nung bandang dulo, sabi niya, snack daw yun. Curry, yung curry. Eh, wala namang curry doon. Yung dahilan pa siya. And then, nung narinig din na yung sinabi ng bata. Tahimik. Tinigil ko yung buong klase. After yung tahimik sila. Ano na ako, nag-sign na ako ng anong buong klase. Yung nasabi ko, gano'n man tingin niya sa mga foreigner? Akala mo, may ganyan din yung mga ganun-ganun. Yun ang pinakamalala so far. Ako naman, mahaba yung patience ko doon, nagigets ko naman, na-address ko. Kasi ang last option mo is magsumbong eh sa mga Thai teachers. Pero sabi ko, ako gusto ko sinusolve on my own. At the end of the day naman, diba, it's not about you. Whatever they say is a reflection of them. Lagi ko yung problema sa umpisa ng klase until ma-establish mo na yung authority. Tsaka until malaman na nila, naintindihan mo sila. Kasi minsan tinetext ka nila eh. Yung mga normal words, ay, alam na yun, maintindihan nyo yan. Tapos minsan yung local language na try nila sa'yo, maintindihan nyo kaya ito, sabihin ko nga. Tapos pag nag-gets mo, dun naman tatakot na sila. Pero alam ko sa mga public school, medyo ano eh, medyo takot yung mga bata. Pero dapat may call to action tayo. Anong dapat gawin sa mga ganun kasing sitwasyon? Siya kung meron kayong experience ng ganun, pwede nyo i-share sa mga foreign teachers din out there, din sa Thailand. Kung anong ginagawa nyo, anong style nyo, anong approach ang ginagamit nyo para yun na hindi na siya maulit or ma-address yung mga ganong asang problema. Yes, please comment down below. Let's help each other out. Sobrang sama ng panaginip mo. Kasi yung mag-uubay. Kasi ginawa mo, kinalbo mo daw ako, as in, down to the roots. Yes, sir. Tapos kahit tagayin ako, sabi ko, tapos ba't ba ako kinalbo? Ba't ka na bang ganyan ang sama mo? Tapos surprise mo daw ako. It's suggesting they put the replica jazz club. So, I don't know, yeah, that the replica would mask in its hands. Sa school namin, ano lang, 30 baht, 40 baht ba, pero wala ang kakwenta-kwenta. Iba-iba yung recipe everyday. Kaya dito kayo mag-sawa. May mga nakakomment sa atin, feeling doon rin nakikinig doon sila ng private conversation. Dami na. Pero yun talaga yung ano effect na gusto ko actually. Na-achieve siya. Ayoko nung ano, in your face. Tapos hindi tayo nakap sa camera. Mm-hmm. Sa iyo. Naman. Tsaka ang daming food ng mga ano. Patay-patayan po. The best actor goes to... Bumangagad. Wow, danda. Pag mukha na dandahan, pero pag dito, hindi. Wow. Dung, gumising ka na, dung. Ito naman eh. B2S, sawadee ka. I'm ordering the princess set because I feel a princess. I'll set Ningno. Then strawberry iced tea. Thank you. Thank you.
frozen strawberries. Amis.